apat na pulis ang nasawi matapos tambangan sa Bansalan, Davao del Sur kaninang umaga. Ayon sa Philippine National Police o PNP, tinutugis na nila ang mga nasa likod ng ambush na umano'y pawang mga miyembro ng New People's Army. Ito ang balita ni Grace Casin. Re-respondi sana ang limang pulis sa umano'y murder incident na inireport ni Barangay Sibayan Chairperson Eddie Dikdikan dakong alas 6:30 kaninang umaga. Ngunit hindi na sila nakarating sa lugar dahil hinarang at pinagbabaril umano sila na mga miyembro ng rebelding New People's Army. Dead on the spot sina PO1 Rolly Benelayo, PO1 Joey Narvaza, PO1 Saro Mangutara at PO3 Jaden May Rabor. Nakaligtas naman at kasalukuyan ng ginagamot sa ospital si PO3 Allen Arnado. Sa inisyal na report ng mga otoridad, Guerrilla Fort 51 Unit ng NPA ang nag-ooperate sa Davao del Sur. Ngunit inaalam pa nila kung ano ang grupong ito na nasa likod ng pananambang. We will still establish ano, pero by experience is wala namang ibang gagawa dyan sa mga security forces natin eh. Wala namang ibang may capability na gumawa ng ganyan. Iniimbestigahan rin ng Davao Region Police ang opisyal ng barangay na tumawag sa mga pulis. Yung murder case nangyari the night before, tapos pinag-paumaga na nila kasi medyo madilim sa area. Hindi pa din, mukhang may mga namatay nga doon kasi may mga intel operatives na nakapunta sa area na nag-verify doon sa incident. Sa ngayon ay tinutugis na ng mga otoridad ang mga suspect. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang pambansang pulisya sa pamilya ng mga biktima at mariing kinundi na ang pagpaslang sa kanilang mga kasamahan. Nakakalungkot ano na bakit kailangan pang ambusin itong mga to. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Krame.